Buenos dias, amigos y amigas. What a day. Yung eleksyon kahapon. Marami mga balita na expected na tayo. Marami rin mga balita na nakakagulat. At dahil dito, marami sa inyo nagtanong kay Vlogcaster kung paano nangyari yun. At syempre, doon sa mga expected na balita, syempre expected naman tayo na mananalo si Bongbong Marcos. At expected naman tayo mananalo rin si Sara Duterte, kasi andyan na nga sa kanila yung government machinery at parang unli pa yung fans nila at kitang kita naman yan. At yan nga, yan ang buod. It's still money talks. Yan ang buod ng tema natin today. So marami nga sa inyo nagtatanong, anyari, bakit hindi lang man umabot sa last count po, sa recent count, hindi lang umabot ng 1.8 or 2 million ang numero ni Mayor Isko Moreno. At marami rin nagtatanong, bakit talo siya sa Tondo mismo? Kumbaga, mataas ang numero ni Hani, mga 500,000 ata, pero kalahati ng ata kaya napunta kay Mayor Isko. What happened? Kumbaga, sa lugar niya mismo, yung, di ba, sa lahat halos dugo at pawis niya, binuhos niya dyan sa Manila, sa Tondo, sa Baseco, yung mga housing, school, lahat. Bakit nakaganon? So, ang sagot ko lang dyan ay inoperatan siya. Sa jargon po ng mga political strategists at saka public relations officer, inoperatan siya na isa, nag-launch ng demolition job sa kanya, yung parang siniraan talaga siya yung mga pagbebenta ng mga yung kuan diyan, yung kuan mall, pagkatapos sa daw na public market na kung saan talo yung gobyerno, pagkatapos question yung 15 billion na kuan niya, na loan niya, ganun. So and then also yung iba pang mga issues na walang katotohanan, yung kwan daw niya, yung mga ari-arian daw niya. So, one of first operation yan. Pangalawang operasyon, yun na, yung very old and familiar kind of operation, yung vote buying. So, kahit si incoming mayor, Hani Lacuna, went on record kahapon na na-interview siya ng kaibigan natin si Mark Gamboa, sa kwan, sa Models of Manila, at sinabi niya na hindi naging credible yung election dahil talamak talaga yung kaso ng kwan, ng vote buying. So that coming from Vice Mayor Hani Lacuna mismo, na syempre alam talaga niya yung nangyari sa lugar niya, kasi like Mayor Isko, very from the father pa yan kay Dodi Lacuna na you know, naging vice mayor rin. So, alam na alam niya yung mga laro dyan, kilala niya yung mga organizers, political organizers dyan, yung mga barangay dyan. So, kitang-kita talaga na bumaha talaga ng pera sa Manila. Kasi, hindi man parang kwan dyan eh, parang double swerte yung mga Manilenyo, kasi ayon sa mga nakausap natin sa Manila, na naka-doble-doble yung pera, kasi alam naman natin, bottomless ang pera ni Bongbong. At alam rin natin na mayaman rin naman ito si Alex, Lopez. Nasa construction business ito. Sila yung gumagawa, yung mga kasama sila sa mga gumagawa ng mga flyover, yung mga poste ng mga train. Kumbaga sila ang isa sa pinaka-biggest kwan na contractor or supplier ng concrete sa buong Pilipinas. So, alam nyo na, kayo na magpa-plus-plus. Hindi naman sinasabi ni Vlogcaster na sila ang involved dito sa kwan. Yun lang, na kinukwad lang natin yung mga tao, lalo na kaya close kaya Vice Mayor Hani Lacuna, kung sino yung kwan niya, sinasabi niya. Alam naman natin, sila lang man dalawa ang nag-aaway kasama yung anak ni Mayor Lim na talo rin. Pero si Hani,
panalo na. So, ganun din. Kung nagtatanong kayo, bakit ano nangyari kay Mayor Isko? So, bakit naunahan pa siya ni Manny Pacquiao na 3.5 million ata? At fourth na lang siya sa count ngayon. Although, we have to explain election returns lang yan. Yung mga bumabalik lang yan ng figura all over the country. Pero hindi pa yan yung official canvassing of votes ng COMELEC na nasuspend nga nila until 1 o'clock today. So, dyan pa mas reliable yung figure sa COMELEC dahil yan, bibilangin by regions and by cities and by provinces, and then bibilangin rin yung mga not counted votes, bibilangin pati yung mga overseas votes or yung una nakaboto tulad yung mga miyembro ng media and other personalities na involved sa election. So may mga advance voting. Lahat yan, mas kumpleto yung sa COMELEC. So, hindi natin masabi na kaya hindi pa nagko-concede yung ibang presidential candidate na nakikita natin na parang talo dahil hindi inintay nila yung official canvassing ng COMELEC kasi itong nakikita natin bilang sa TV, PPCRB, NAMPRE, lahat. Kwan pa ito, unofficial ito. Hindi pa ito yung only COMELEC, only unofficial canvassing by COMELEC can really proclaim the true winner kasi sila medyo tatagalan ng deliberation yan pero lahat binibilang nila pati yung mga balota na hindi counted, mga balota na stale or may questionable pagsasagot. So yun ang tunay na figura. Kaya bigyan natin ng credibility or mas trustworthy yung official na talaga na COMELEC count. Ito ngayon hindi, sabihin natin na NAMPREL or media count lang ito. So mababago pa yan. Kaunti lang, hindi naman masyado. Pero yung mga dikit-dikit, pwede mabago. So yun nga, bakit marami nagtatanong, bakit pang-apat lang si Isko kay Manny? So dito makikita natin yung pattern na talagang Manny talks. Yun nga, sabi natin, si Marcos, bottomless ang pera at marami pa rin naniwala na totoo yung Taliano Gold. Totoo, bibigyan sila ng 1 million. Kung nanalo si Marcos, so kung 30 million ang boto niya, there will be 30 million instant millionaires in the Philippines. Yun lang, after mga 2 months, ma-realize nila na budol-budol para sila. At galit na sila kay Marcos dun. Pero sa ngayon, hayaan natin sila mag-enjoy. Binibilang na nila yung mga millions nila. So, isa yan. And then, kay Lenny Robredo, may mga balita rin tayo natanggap na may pera rin sila. In fact, kung paniwalaan natin si Ping Lacson, sinabi niya na nawala ang reforma party sa kanya at napunta kay BP Lenny dahil hindi siya makaproduce ng 800 million. So marami tuloy nagtanong, baka doon kay Lenny nakuha na niya yung 800 million niya or baka 1 billion pa. So tanong lang nila yun, hindi natin alam kung totoo. So, in short, marami rin pera yung kampo ni BP Lenny kasi nakikita natin kung saan-saan sila nagrally. Pagkatapos, marami tayong balita na mga contractor, mga former cabinet members, mga politiko, mayors, governors, congressmen na kumita na noon sa panahon ni Cory Aquino at Pinoy ang napilitan mag-contribute. Meron pang grupo ng mga contractor sa Mindanao pinakontribute ng 500 million. So, syempre, ng isang governor. So, saan ba naman kukuha ng mga contractor yung 500 million? Syempre, doon sa proyekto. So, kawawa na naman tayo lahat. Si Juan de la Cruz na yung mga bridge natin na huhulog at saka yung mga daan natin nasisira isang taon pa lang after construction. So, at saka yung mga schoolroom na nakakrack after 1 year pa lang o hindi wala pang 1 year after construction. Kasi doon nga kinuha yung mga pera sa tongpats para mabigyan ng financial contribution ang kampanya ni BP Lenny Robredo. Pwede
Di naman natin sinasabi na punta ito sa kanya. Pwede sa organizer lang ito. Pero in short, may pera. May pera. And then third rin kay Manny, bakit nauna pa siya kay Isko. Si Manny rin, may failure of election rin kasi hindi naagapan or hindi kinorek or hindi siya pinenalize ng COMELEC nung harap-harapan nagbibigay siya ng pera before the campaign period pa naman. So dapat yun, pwede yun pre-election vote buying. Pwede i-declare yun ng ganun. At syempre, hindi naman yun natapos after nag-file na siya ng candidacy niya. Siyempre, for sure, happy pa rin yung mga pupunta sa mga rallies niya. So, yun ang explanation natin bakit money talks pa rin sa hirap ng buhay ngayon. Kwan pa rin, meron rin tayo nahagip na balita na ganyan. In fact, meron ako mga kilala dito na mga taga Mindanao na umuwi talaga para lang makasama sa blessing. Doon sila bumoto kasi ang bigayan doon is 5 to 8,000 per tao yun. So yun ang klarong eksplanasyon na kung bakit bumagsak si Mayor Isko. Sa apat na yan, sa tatlo na yan, o apat sa kanila kasama si Bongbong, si Isko lang ang walang ganyan. Si Isko lang ang hindi nakagawa ng vote buying. So, or hindi nakabigay sa mga nagpapabili ng partido, nagpapabili ng volunteers group, hindi nakaka-hire ng drones, hindi nakaka-hire ng trucks, hindi nakaka-hire ng bus para magdala ng mga rallyista sa mga lugar nila. Pero okay lang yan. Talo man si Mayor Isko, sabihin natin na ngayon baka on the way na si Marcos maging winner o presidente, pero ma-happy pa rin tayo. Hindi Mayor Isko remain true to his principles. Hindi siya labas ng pera o hindi siya tumanggap ng pera sa mga smuggler, sa mga drug lords o corrupt na politiko para lang bayaran sila kung nasa pwesto na siya at hinayaan niya magnakaw sila para ibalik yung pera nila. Si Mayor Isko, he would rather lose rather than spend dirty money, rather than collect dirty money. Tulad ng sinabi ko, yung grupo ng mga contractor na binabawi yung mga campaign contributions nila sa project, hindi yan gagawin ni Mayor Isko. Di bali na matalo siya. So, natalo man siya, believe pa rin ako sa kanya because he remained honest. He remained a true statesman. He remained incorruptible. Kahit ano pa man sinasabi ng mga demolition job na demolition lies, operation lies. So, I still salute. Give my big support and give my big hug to Mayor Isko for remaining true to his principles. Hindi niya binenta ang kaluluwa niya para lang sa hangat na manalo dito sa election. So okay lang yan. He has lost but he had won our hearts. Bata pa naman siya. He is the president in waiting. It's just a matter of time. Magiging presidente rin siya. So yun na lang. Marami pa tayong mga feedback dito sa vlogcast ni Armandin. Paki-subscribe na lang po and share this vlog sa ibang sa mga friends and relatives nyo. Dahil dito, you will get malalim na political insight po. Coming from an experienced and veteran political strategist and PR campaign manager. Mucho y mas gracias and see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.